Good day, students! Kumusta na? So, sa last video, diniscuss natin kung paano mag-compute ng BMI. And doon, may mga nagtanong at isa sa mga questions nyo ay paano po magko-compute kung ang given sa height ay 4'8". So, let's see the given. So, ano bang ibig sabihin itong 4'8"? Diba ang 4'8" ay ibig sabihin lang nan ay 4 feet and 8 inches. So, teacher, paano ko po ito i-convert sa meters? Diba? Bakit i-convert sa meters? Kasi, ang standard formula ng BMI ay ang height niya ay naka-meter. So, dapat ito ayan, ay maging meters para mailagay mo siya doon sa formula ng meters. So, ang gagawin po, dapat ito pong 4'8 or 4 feet and 8 inches ay maging isang unit. Or dapat isang unit lang silang dalawa. Kasi hindi mo siya mako-convert sa meters kung dalawa yung unit. So, dapat kung feet, feet lang. Kung inches, inches lang. So, paano po yun? So, for example, ang napili mong unit ay feet. Paano mo gagawing feet itong 4 feet and 8 inches? So, since ito ay feet na, wala ka nang gagawin dyan, lagay mo lang siya dito, 4 feet. Ang problema na lang natin ay itong inches. So, itong natitirang 8 inches, ito yung i-convert mo sa feet. Okay, so paano po? Gagamit ka ng conversion factors. Itong pangalawa po yung gagamitin mo. So, sa isang foot, merong 12 inches. Okay, so paano yun? Copy mo to, 8 inches. Tapos, gamit ka ng conversion factors. Times equals to 1 foot. Over 12 inches. So, paano ko nalaman na tama itong pagkakalagay ko? Kasi, pag nasa baba ang inches, pwede ko makancel to dito para matanggal yung inches at pumalit yung foot. Okay, so tama yan. Pag ganyan, rule sa cross multiplication, pag ganyan, cancel mo na yan, cancel and feet na lang yung matitira. So, gamit tayo ng calcue. 8 times 1 over 12 is equals to 0.666 or round off na natin. So, para makuha mo yung exact answer, itong nandito po sa calculator mo, yan na yung, ito kasi ay naka-foot na, di ba? Yung 8 inches, ginawa na natin siyang foot. So, ito, big sabihin foot na yan. Pag nakuha mo na to, i-add mo siya dito sa natitirang 4 feet. So, para exact yung makuha mong value, itong in-add mo sa, itong tinimes mo sa calculator, yan na lang din yung i-add mo dito sa 4 feet. So, ayan, answer plus 4 feet. So, ang magiging final answer ay 4.66. So, ito din, madami din siya. I-round off na lang natin. Feet. Ayan. Okay. So, itong 4.8 ay equivalent lang niya ay 4.667 feet. Ano? So, again, para makuha mo yung exact answer mo, huwag mo munang i-round off itong nasa calculator mo. Idiretso mo na siya convert sa meters. So, ito naman yung gagawin mong meters. Ano? Kasi yun yung nasa standard formula. So, ito
times, gamit kang conversion factor, 1 meter, 3.28084 feet. So, cancel, cancel. So, ito, i-divide mo lang dito. So, diretso ko na sa calcu, divided by 3.28084. So, the answer is, ito na po yung bagong height kasi naka-meter na siya. Okay, so itong 1.42 meters, ayan na yung bago nating height. Or ito yung na-convert na nating height. So, answer na natin. Width, 65 kg over, so, hindi na yan. Ito na yung bagong height natin. 1.42 meters. So, again, huwag kakalimutan itong square dyan. Lalagyan natin ng parenthesis para hindi ka malito. May square dyan. So, sige. At i-times muna natin to. Kunin natin yung square. So, 1.42 times 1.42 is equals to 2.0164 meters squared, 65 kg. Okay, so divide lang natin. 2.0164 is equals to, ayan, so ito na ang ating BMI. So, based dun sa ating classification, kung natatandaan pa, anong classification ito? Since ito ay mas mataas sa 30, so, ito na, ang classification ng BMI na ito ay obese. Ano? Okay. Naunawaan ba? Kung paano i-compute itong height na ganito? Sa BMI. Another example. Okay, let's try for another example. Example, kunyari ang weight mo ay 50 kg and ang height mo ay, for example, ay 5'2". Ayan. So, again, itong height mo, yan po ay 5 feet and 2 inches. 2 inches. So, since magkaiba sila ng unit, hindi sila parehas feet, gagawin ko silang parehas na feet. So, set aside muna natin itong 5 feet. Say, add natin siya dito sa 2 inches. So, gagawin ko itong 2 inches. Gagawin ko siyang foot. So, gamit ako ng conversion factor. 12 inches. So, the answer is, yan sa calcu, diretso natin, 5 feet plus 2 times 1. 12 inches is equals to 5.167 feet. So, hindi pa tayo tapos. Itong feet, gagawin ko siyang meters. So, ayan, ay ita-times ko dito sa conversion factor, which is 1m 3.8084 feet. So, diretso ko na lang siya sa calcu. 1/3.28084. And the answer is 1.57 meters. So, ito na yung bagong meters. Ito na yung bagong height. So, ituloy lang natin yung pag-compute ng BMI. So, meters. Sorry, pangatang sulat ko. Meters yan. So, again, huwag mo kalimutan tong
square, kaya square muna natin. 1.57 times 1.57 is equals to 2.4649 50 kg/m². So 50 divided by 2.4649 is equals to 20.28 ang kanyang BMI. So this is normal or healthy weight. Okay, nuggets naman. Nuggets naman ng computation natin. Pasensya na, magulo ang aking sulat o pangit ang aking sulat. So, kung wala na, thank you. At sana may natutunan kayo. And thank you. And see you on our next video. Bye!